for all his benefits toward me. Alam ko, yung pastor natin, may ginawa na siyang mensahe na ganito at alam ko, na-preach niya na rin dito. Pero, ulitin nun natin at pasok ko tayo dito sa topic ng ito. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Manalangin ho muna tayo. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya. Lumalapit po kami sa inyong harapan sa orasong ito. Bigyan niyo ho nawa kami ng tamang puso, ng tamang isipan. Alam ho namin may kanya-kanyang gawain ng bawat isa. Pero naniniwala ho kami na inyong ministeryo ay dapat hindi rin napapabayaan. Nawa Panginoon, sa orasong ito, sa aming pagtitipon, kayo ang manguna. Kayo ho ang gumawa sa aming mga puso at sa aming mga isipan na Panginoon, lahat ay Lord maging tama sa inyong harapan. At dalangin din ho namin na sa oras na to, kayo ang magkalib sa amin ng sapat na pangunawa para ho sa inyong mga salita. Kayo po magpala sa aming lahat sa oras na to, nawa Panginoon, lahat kami ay lalabas sa tahanan niyong ito, kami lahat ay pinagpala ng inyong mensahe, Panginoon, ngayong umaga. Maraming maraming salamat to. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayong umaga ho, ang title ng ating mensahe ay I Will Render Unto God. Lagyan mo ng exclamation mark sa dulo. I will render unto God. Dito sa ating text, according to Psalms 116 and verse 12, David is speaking. Ano, si David doon ang nagsasalita. Ngayon, kung babasahin nun natin lahat ng mga verses from verse 1 down to verse 12 or down to verse 11, he pointed some things na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kung babasahin niyo yan, makikita niyo yun. And after dun sa mga verses na yon, dito sa verse 12, ang sabi niya, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Ngayon, sinabi niya doon sa mga last verse kung ano yung mga ginawa niya. How he rendered unto the Lord through his vows. Kasi sabi niya ho dyan, sabi niya dyan doon sa verse 18, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Ano, ganyan ni David, ibinalik sa Panginoon o sinuklian lahat ng ipinagkalob sa kanya ng Diyos. Ngayon, punta ho tayo dito sa ating mensahe. Ano, sabi niya, I will render unto God. Pag sinabi ho nating render, it means to give. O kumbaga sa iba pa to give recompense. Ano, recompense. Pag sinabi natin recompense, kabayaran. Ano, pagbabalik. Recompense. Kasi may nagawa na sa'yo. Ngayon, sabi niya, there are a lot of ways to render unto God. It can be through material and financial things. Alam na ho natin yan. Marami yan. Actually, sa Bible times, dun sa Old Testament, sila talagang nagkakalob sa Panginoon. Pag nagbigay sila ng offering, eh dahil wala namang gaano pera, ang binibigay nila, mga ano, handog talaga. Mga ano yan, mga hayop. Ano? Ngayon sa atin, mahirap na siguro dito magdala ka ng kalapati, kagatay mo dito sa harapan. Mahirap na yan. Ano? So sa atin, iba. Ano? Sa atin, ang ginagawa natin, through our material and financial things. Kung may material ka, gusto mong ihandog para sa simbahan, pastor, para ho sa simbahan to, ibibigay ko ho to. Ano, kung may pera ka, dahil yan yung gusto mong ihandog, yan yung nakita mong pwedeng ipalit, ibibigay mo rin. Ano, that is through our material and financial things. May iba naman, hindi doon bumabawi. I will render unto God using my strength and my time. Yung lakas na meron ako, binata pa ako, batang-bata pa, malakas pa,
Kayang-kaya pang magtrabaho, kayang-kaya pang gumawa, kayang-kaya pang magturo, kayang-kaya pang mag-ikot at maganap ng kaluluwa. Ano? Through our strength. Yung iba, through our time. Using your availability through service. Ano? May mga occasion, pipilitin mo maging available. Nandito ako dapat sa time ng aming conference. Nandito ako dapat pag may activity sa church. Nandito dapat pag mayroong ginagawa sa simbahan. Through our time. Ano, iba't ibang paraan kung paano tayo magre-render sa Panginoon. Meron ding iba, kaya ng kay David, he rendered unto God through his vows and commitments. Panginoon, gagampanan ko ito. Gagawin ko ito para sa inyo. Panginoon, simula ngayon, magpapakatapat ako sa paglilingkod. Walang linggo na hindi ako mag-a-attend. Panginoon, simula ngayon, ibibigay ko yung kalahating porsyento ng meron ako sa'yo. Ano, vows yun eh. Commitment yun. Ngayon, kung titingnan natin, ano, even though the things we can render unto God varies from each other, kasi iba-iba naman eh. Kahit iba-iba, the most important part is still the heart. Rendering unto God, ang pinakamahalaga, puso. Bakit to? Bakit to nasabing puso? Nais kung buksan nun natin to. 2 Corinthians 9:7. Sige, i-flash mo. 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart. Napansin nyo? So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang gusto ng Panginoon, once you render unto Him, He wants us to have the right heart. Bakit? Bakit gusto ng Diyos may tamang puso? Buksan din ho natin itong mga text na to. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13, verse 1. Mahaba-haba ho to. Pansinin nyo ha, hanggang umabot tayo doon sa last verse. Ang sabi niya, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity. Yung charity ho na tinutukoy dyan, hindi ho yan yung charity na alam mong meaning ngayon na charity. Ano tawag dyan sa charity? Yung nagbibigay lang. Hindi ho. Pag sinabing charity dyan, ang ibig sabihin, yung pagmamahal, yung puso sa ginagawa mo. Ano? Kaya sabi niya, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. Ingay lang ako. Kasi walang pagmamahal dyan, wala sa puso yan. And though I have the gift of prophecy and understanding all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, ganyan din, and have not charity, I am nothing pa rin. Next verse. Ang sabi niya, and though I bestow all my goods. Napansin niyo, all my goods. Kahit ibigay mo pa lahat ng pera mo dyan, lahat yung buong pitaka mo dyan, yung bahay mo, yung lupa mo, yung sasakyan mo, lahat ng merong ka, kahit ibigay mo pa yan, pansinin niyo yung sunod na statement, though I give my body to be burned, kahit sunugin mo pa yung katawan mo. Sabi niya, and have not charity, it profited me nothing. Kaya nga, ang nais ng Diyos, once you render unto God, there should be a right heart. Hindi pwede yung bigay ka lang ng bigay. Ay, sinabi kasi ni pastor, sige na nga. Ay, kasi si brother, si sister, nagbigay, bigay na nga rin ako. Hindi. Sa tingin mo ba natin matutuwa yung Diyos kasi nagbigay ka dahil napilitan ka? Nagandog ka sa Panginoon nang meron ka dahil napilitan ka?
Maglilingkod ako sa Diyos. Kasi magulang ko kasi nasa simbahan, pinipilit ako. Walang sense. Bakit? Wala ang puso. Ano? Ngayon, kung papansinin nyo, talo na tayo sa verse 13. Basahin nyo na lang ho ah, para hindi tayo tumagal dito. Verse 13. Sabi niya, "And now abide that faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity." Napakalinaw na sinasabi sa mga versikulong ito, puso ang kailangan once you render unto God. Anumang klase yung hinahandog mo sa Diyos. Panginoon, hahandog ko po yung mga pagmamayari ko. Puso mo muna, check. Panginoon, ihahandog ko po yung mga talento ko. I will render unto you all my talents, all my skills, all my abilities. Puso pa rin yung tinitignan. Panginoon, I will make vows. A lot of vows, a lot of commitment. Kamusta puso? Ano? Now, how to render unto God with the right heart? How will we be able to render to God with the perfect heart, with the right heart and the right spirit? Paano? Ito yung solusyon. Understand and value everything that He has done for you. Once nang isang individual na unawaan niya kung gaano kahalaga yung pagpapala na kanyang natatamasa sa Panginoon. Once nang isang individual na unawaan niya na lahat ng meron siya ay galing sa Panginoon at ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya, doon pa lang niya makikita at doon niya pa lang magagawa yung tamang pagre-render sa Diyos. Bakit? Naiintindihan mo eh. Bakit to? Paano yon? Tignan nun natin. Isa-isayin nun natin. Bakit naging ganon? Kung papasinin nun natin, balik ko tayo sa text. Proverbs chapter 116. Pansinin nyo sa David ha. Ito yung gagamitin natin example ngayong umaga. Dito natin kukunin natin mga points. Number one. Verse one, sabi niya, "I love the Lord because He had heard my voice and my supplications." Napansin nyo? I love the Lord because He has heard my voice and my supplications. Dapat naunawaan natin yan. Ano? Bakit? Number one, because He had heard my voice and supplications. God was never lax on giving. Tama mo ba? Yung Panginoon mo ba na tinamad na nagpala sa buhay mo simula noon hanggang ngayon? Sino dito makakapagsabi na yung Panginoon ang tamad magpala sa buhay ko simula noon hanggang ngayon? Meron mo bang makakapagtaas ng kamay? Wala. Baka meron mong gusto magtaas ng kamay. Wala. Okay. Bakit ito kaya? Pansinin mo na lang. Ilang araw kang nakagising simula nung pinanganak ka hanggang ngayon? Mabibilang ho ba natin? O ako, magta-24 na ho ako eh. 24. O, every year merong 365 days. 365 times 24. Okay na hong mag-isip niyan. Tatagal tayo dyan sa kakakompute. Pansinin mo, sa dami-dami ng mga araw na yan, throughout all those years na nabubuhay ka, yung Panginoon continual pa rin nagpapala sa'yo. Pag-gising mo pa lang yan. Sino dito yung hindi nakakain sa isang araw? Kahit merienda, wala kang nakain. Hindi naman halatang di tayo nakakain. No, lahat tayo nakakain. Hindi ka naman makakaabot ngayon kung hindi ka kumakain. Ano? Just imagine all those blessings, imagine all those supplication na natatanggap mo sa Panginoon, kung yan, marirealize mo lang kung gaano kahalaga yan. Sigurado, magkakaroon ka ng tamang puso sa Panginoon. Pero hanggat ini-itsupera mo yan, natural lang yan eh. Okay lang yan.
Hanggat iniisip pera mo lahat ng pagpapala sa iyo ng Diyos, hindi mo makikita na kailangan kang mag-render sa Panginoon. Hindi mo maunawaan na kailangan mo magandog sa Panginoon kahit na utang na loob man lang. Bakit? Hindi mo kasi naiintindihan gaano kabait ang Diyos sa buhay mo. God was never lax on giving. Bakit? Because He always provides and supplies all the things we desire, we want, and what we need. Ganon kabait ang Diyos. Ano? Tanungin ko kayo ngayon, mabait ba yung Panginoon sa inyo? Kung mabait, marapat lang na magandog ka sa Panginoon. Tama mo ba? Oh, ngayon, tanungin ko po kayo, sino sa inyo dito, yung simulang natuto siyang manalangin at humingi sa Diyos ng gusto niya, hindi pa sinasagot yung panalangin niya hanggang ngayon? Sino? Nagbubulsa na ako kasi di ako kasama dyan eh. Bakit? Lahat po tayo may answered prayers. Kaplastik ka na lang pag sabihin mong wala kang answered prayer. O baka mamaya kaya wala kang answered prayer kasi hindi ka tamang, hindi tama yung ugali mo at saka puso mo sa Diyos. Ibig sabihin yung problema na sa'yo, hindi sa Diyos. Brain mo, throughout all the years na lumipas sa buhay mo bilang isang mananampalataya, sa buhay na to, sa lahat ng mga panalangin mo na nasasagot ng Panginoon at ibinibigay ng Diyos sa'yo, biruin mo, hindi pa ba magiging tama yung puso mo sa pagbibigay sa Kanya kung naunawaan mo lang yan? Ano? Tama o? Ngayon, ang sabi niya, He is the greatest giver. Bakit? Even the salvation that we all need was given with a great cost. Lahat po ng save, magsabing amen. Amen. Lahat po tayo ligtas dito. Alam niyo, kung maunawaan lang natin kung gaano kahirap yung kaligtasan para umabot sa atin, makikita mo, kailangan mo talaga magbalik ng utang na loob sa Diyos eh. Imagine mo, isipin mo natin ha, imagine mo yung mga tao na nung panahon na yung pinapahirapan dahil pinapangaral yung salita ng Diyos para umabot lang sa iyo yung kaligtasan. Milyon-milyon na tao yung namatay, nagbuwis dyan para sa kaligtasan na matanggap mo. Ngayong natanggap mo na, hindi ka marunong magbalik ng utang na loob. Sino bang makikinabang sa kaligtasan na natanggap mo natin? Tayo! Bakit? Ano mangyayari once na natanggap mo yung kaligtasan na binigay ng Panginoon? Sabi, wala nang ano, parusa. Oh, may kasiguraduhan ka sa langit katutungo pag namatay ka. Ganon tayo, yan yung pinaninindigan natin, yan yung nasa Biblia eh. Yan yung turo ng salita ng Diyos. Just imagine, hindi ka pupunta sa impyerno para pumunta ka sa langit, binuwis yung buhay ni Kristo para sa'yo. O kung maiintindihan lang natin, kung makikita lang natin, ganon pala kabait yung Diyos. Tapos ikaw, i-chupirayin mo yung paglilingkod mo sa Diyos. I-chupirayin natin, isasantabi natin yung paglilingkod natin sa Diyos na parang kala mo wala lang. Parang akala mo, parang basura lang na tinapon mo lang, tapos na. Hindi ko kayo sinesermonan na sa mensahe ko ito. Ano? Dapat po nating ma-realize how much God had heard our voice and our supplications. Bakit? Once you understood how God provided you with all your needs, then you will realize within yourself, Panginoon, ihahandog ko to ng tama sa'yo. Bakit? Naunawaan mo eh. Ano, unang bagay pa lang yan, na ano, our voice and our supplications na pinapakinggan ng Panginoon. Punta ho tayo sa second point. Verse 3. Ang sabi ho ni David dito, The sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow.
Then called I upon the name of the Lord. Oh Lord, I beseech thee, deliver my soul. Pasinin niyo yung panalangin ni David, ha? Number two, the Lord delivered my soul. The Lord delivered your soul. Ano hong ibig sabihin yon? Unang bagay pa lang yung kaligtasan. Pansinin nyo, alam nyo ba kung gano'ng kahalaga yung kaligtasan? Usually, lahat ng mga tao sa panahon natin ngayon, ina-itsupero yung kaligtasan eh. Hindi yung iba ayaw makinig o ano, pero pananagutan nila sa Panginoon yon. Pero alam nyo ba kung gaano kahalaga yung kaligtasan? Let us take for example yung kwento ni Lazarus at ng rich man. Kabisado nyo ba yung kwentong yon? Lazarus and the rich man. Anong meron sa kwentong yon? Etong si Lazarus, sobrang hina ng katawan. Ang daming sugat sa katawan, dinidilatan na lang ng aso yung sugat-sugat niya. Bakit? Yung buhay niya, napakahirap na siya nandoon lang sa gilid ng ano, nung gate ng bahay ng mayaman. Ngayon, etong rich man, ay naku, napakasarap ng buhay. Enjoy na enjoy siya, lahat, kain lang. Sige, pakasarap sa buhay etong rich man. Lahat ng tira-tira niya, yun na lang yung kinabubuhay ni Lazarus. Oh, ngayon, ano nangyari? There came a time na itong si Lazarus, dahil hindi na kaya ng katawan, bumigay. Namatay. He died. Etong rich man, hindi na rin kaya ng katawan, nasobran sa busog. Namatay. Bumigay. And then sabi doon sa kwento, the rich man, tumingala. Pagkatingala, nakita niya, Lazarus, kasama si Abraham. Sabi niya, Father, sabi niya, si Abraham kausap niya, Abraham, papuntay mo naman dito si Lazarus. Bakit? Uhaw na ako. Ang hirap dito, walang tubig. Sabi niya, kahit isaw-saw man lang ni Lazarus yung daliri niya sa tubig at ipahid sa dila ko. Just imagine gaano kauhaw yon. Yung problema kasi di natin naranasan mauhaw talaga ng ganun eh. Ano? Siguro mararanasan mo yun. Subukan mo magbiyahe sa disyerto. Baka maranasan mo. Pero wala namang gusto sa atin maghirap ng ganun. Ano? Pero yung sabi niya, isaw-saw lang yung daliri sa tubig tapos ipahid sa dila. Isipin niyo gaano kaseryoso yung sitwasyon na yon. Na naghahangad siya ng tubig na kahit dilaan lang yung daliri, pwede na. Ngayon, sabi ni Abraham, hindi pwede. Bakit? May namamagitan sa atin. Ikaw nandiyan ka, kami nandito, hindi pwedeng lumipat ng basta-basta. Ngayon, ang sabi nitong rich man, sabi ng rich man, kasi naiintindihan niya eh, gaano kahalaga yung kaligtasan. Ang sabi niya, buhayin mo ulit si Lazarus. Buhayin mo siya. Papuntayin mo doon sa mga kamag-anak ko. Papuntayin mo sa mga kapatid ko. Sa mga kakilala ko. Papuntayin mo doon at ayaan mo siyang magturo. Sabi ni Abraham, hindi pwede. Pagpatay-patay na. Oh, sabi na lang ni Abraham, hindi ba sapat lahat ng mga nagtuturo doon? Hindi ba sapat lahat ng nagpapakita ng mirakulo doon para yung mga mahal mo sa buhay maniwala? Bakit po kaya eager na eager itong rich man na gusto na makakilala yung mga mahal sa buhay? Eager siya na makakilala yung mahal niya sa buhay. Bakit? Kasi alam niya kung gaano kahirap yung dinadanas niya. Alam niya kung gaano kahirap yung sitwasyon na meron siya. Na naisip niya yung mga mahal niya sa buhay, ayoko nang mapunta sila dito. Kahit ako na lang dito, sila dyan na, pwede na. Alam niyo, kung dyan pa lang, marirealize na natin yan, maglilingkod ka ng tama sa Diyos. Kasi pinapahalagaan mo yung kaligtasan na meron ka. Ano pa? The Lord delivered my soul. Ano? Delivery. Deliverance. Ang pangit pa kaya na delivery. Parang nanganganak, delivery. Deliverance. Ano? Yung paglayo sa'yo ng Diyos sa kapahamakan. Naniniwala ako lahat tayo dito. May point sa buhay natin na yung Panginoon inilayo ka sa kapahamakan. At aminado ka na nilayo ka ng Diyos sa kapahamakan. Bakit? Ano yun? Oh, magbigay ho tayo mga example. Ay, marami tayong example dito. Oh. Brother Jason.
Oh, ano kasing nangyari sa'yo nun? Nadisgrasya ka. Nadisgrasya si Brother Jason. Ano? Nakatulog. Oh, kasi puyat siya eh. Nilalagari niya yung call center. Nakamotor. Nakatulog sa daan. Bagsak. Oh, imagine mo yun. Eh, kung may dumaan na sasakyan doon, hindi ka napansin, malaparis ka kin. Oh. Kapampangan mo kayo eh. Dagdagan natin ng konting kapampangan. Oh, matapakan ka na sa sasakyan dyan, patay ka. Oh, saan? Nakapunta siya sa, umabot siya sa hospital, dumudugo, may dugudugo pa. Ayaw pa magpa-injection. Oh, pero wala siya magagawa eh. Natutulog siya eh, na-injectionan eh. Pero yun, delivery ng Panginoon yun. Deliverance ng Diyos yun. Oh, marami pa tayong example dito. Si Ron. Kailan kasi sa'yo, Ron? Last year, nadulas sa ulan. Sa ulan, tama. Nadulas sa ulan, nagmumotor. Oh, hindi mo maiiwasan yun. Disgrasya yun eh. Eh kung ganyan din yung nangyari, meron din dumaan na sasakyan. Hindi natin alam kung kailan yung disgrasya darating. Pero dahil yung Panginoon nandyan, na siya, nilalayo ko sa kapahamakan, ligtas ka. Alam nyo, dyan pa lang, dapat maintindihan na ho natin na kailangan natin maglingkod ng tama. Kahit nga ho sa amin, alam nyo kami, ilang beses nangyari sa amin eh, nung minsan na galing kami sa meeting, pauwi kami. Tapos, maulan. Lumusong yung pradong ganyan doon sa ano, sa tubig. Kala ni Uncle to mababaw. Eh pagkalusong niyan ganyan, malalim pala. Lahat ng tubig umagos doon sa windshield. As in, wala kang makita. Eh kasama niya ako doon sa ano, ako yung sa katabi niya sa harapan. Bro mo, wala kang makita talaga tubig na ganyan na tumatagas. Oh, tapos may sasakyan na parang na ganyan. Ang ginawa niya, para ano, nagbagal siya. Kasi mahirap kung dire-diretso eh. O doon pa lang, deliverance ng Panginoon yun. Marami pa, yung kailan nga lang, latest eh, sa amin, no? Eh, nagjajaging kami ngayon eh. Biruin mo, kalabas namin sa shrine, may nagbungguan, dalawang motor nagbungguan. Eto ako, eto si Popoy, sila Jason, nasa likod. Nandyan lang yung nagbungguan. Nandyan lang, kasi nandyan lang. Eh, kung mabilis yung dalawang yun, nagbungguan sa tabi namin, bah, hindi mo alam ano pwede mangyari eh kung tumalsik sa'yo yung gulong ng motor. Oh, makikita nyo si Brother Scepter may bakat ng gulong ng motor sa mukha. Oh, ang pangit tingnan. Di ba? Deliverance ng Diyos. Kahit sa inyo, siguro may ganyan din na sitwasyon na nangyari. Iba-iba ho tayo. Oh, biro mo si Lola, dyan pa sa hagdan. Ah, alam nyo, delikado yun. Hindi naman ganun kalakas yung katawan ni Lola na kagaya nung sa mga binata o mga bata na pag napilay, okay lang, makakatakbo pa. Sa kanila, ibang sitwasyon. Pero mo, deliverance din ng Diyos yun. Bakit? Ano yung natamo ni Lola? Bukol lang. Tama ba? Bukol lang. Ay, wala. O, asan wala? O, isipin nyo, gano'ng kataas magdan dyan? Subukan nyo kayo yung magpalaglag dyan kung anong matatamaan sa inyo at anong matitikman nyo. Pero deliverance ng Panginoon yun. Ano, kung maunawaan natin kung gaano tayo iniingatan ng Diyos, maglilingkod ka ng matapat sa Kanya. Gamitin ko yung testimony to. Testimony ng classmate ko. Katoliko. Alam niyo po yung classmate kong to. Sabi niya, may isang turning point sa buhay ko na ako naglingkod ng matapat sa Diyos kasi debutadong katoliko. Sabi ko, ano yun? Kinento niya sa akin. Nung bata daw siya, muntik na siyang namatay. Bakit? Nagbabike daw siya doon sa, ewan ko kung sa simbahan ba o sa, basta nagbabike daw siya eh. Eh ngayon, nag-aayos sila kasi may event. May alambre pala. Eh dire-diretso siyang bike na ganyan. Alam nyo, yung alambre, dito, sumabit yung leg niya sa alambre. Oh, nahiwa yung dito niya. Oh, ang huling natatandaan niya daw doon, sumabi siya sa alambre, nakatulog siya. Pero dinala siya sa ospital, ang daming dugo. Oh, sabi niya, turning point ng buhay ko, kaya naging matapat ako. Pero yun mo, sa kanila nangyayari yun, sa atin, kung maunawaan lang natin, dapat maging turning point din yan ng buhay natin eh. Na ano, maglingkod ka lalo sa Panginoon. Ano,
The Lord delivered my soul. Pangatlo, pasok tayo sa pangatlo. Verse 6. According to this verse, sabi niya, the Lord preserved the simple. I was humbled, I was brought low, and He helped me. Ano? The Lord preserved the simple. Pangatlo, the Lord preserved the simple. Ang sabi niya, He will always help us in the time of our hardships and problems. Ano? Ang Panginoon, hindi niya pinapabayaan ang mga taong matapat na naglilingkod sa Kanya. Alam, kilala ko yung buhay ng iba dito sa inyo, ano? Kilala niyo rin yung buhay na meron ako. Ano, lahat tayo nakaranas ng problema na matindi sa buhay. Tama ho ba? Sino dito yung hindi pa nakaranas ng matinding dagok sa buhay? Taas ang kamay. Wala, kasi lahat tayo nakaranas na. Siguro yung mga bata lang yung hindi kasi di pa nila naunawaan. Ano? Pero, biruin mo, bagamat meron kang malaking problema na dinadala sa buhay mo, napagdaanan mo pala yun. Nalagpasan mo pala yun. Just imagine yung paggabay, yung pag-iingat ng Diyos na ibinigay sa'yo. Yung iba nga, nag-aating magpakamatay eh, dahil hindi kayang buhatin yung problema. Pero biruin mo ikaw, nakaraos ka dyan. Bakit? Ang Panginoon, napakabait sa buhay natin. Ano, even if problems put you down, ayon sa verse, God will raise you up. Ano, alam niyo po yung kantang, ano, yung You Raise Me Up? Yeah, kabisada niyo ba yun, yung You Raise Me Up? Ha, anong sabi sa chorus nun? You raise me up so I could stand on mountains. May problema ho tayo na kasing laki ng mga bundok. Hindi mo kayang pasanin yan. Pero ano, tinulungan ka ng Diyos na maakyat yan. Ano pa? You raise me up. Ano yung sunod kasi? Through stormy seas. Oh, to walk on stormy seas. Bilhin mo, kahit na ang dami na, ang gulo na ng buhay mo, ang dami ng problema sa palibot mo, na pagdadaanan mo pa rin. Ano? Marami pa, alam nyo, there are so many times that God had helped us from our problems. Iba-ibang problema, iba-ibang dagok sa buhay, iba-ibang sitwasyon na dinanas natin, but God helped us. Tama o? Amen o ba? Tinulungan tayo ng Diyos. Gamitin nun natin example yung problema ng simbahan. Hindi naman o tinatago sa atin ng pastor yan eh. Na ating pastor, lagi niya nga nababanggit yan eh. Ano nangyari dito sa simbahan na to ng mga panahon yon? Bruin mo, ang bumagsak. Oh, bumagsak yung simbahan, nawalan ng mga membro. Bakit? May problema lahat, may problema sa ugali, may problema sa ganito, sa ganyan, problema, problema, problema. Oh. Pero ayan, wala, nawala mga membro. Pero ngayon oh. Oh, ano pa 'yung nangyari noon? Nawala ng mga membro, nagirap 'yung simbahan. Ano pa? Nagkautang. Na ano? Laki ng utang, hindi alam kung paano babayaran. Pero may problema 'yon. Ba, napakabigat din yun. Kaso nga lang, hindi ko masyado ramdam yun eh. Sila, naramdaman nila ng todo yun. Ako, hindi masyado. Ano na lang? Balita na lang sa akin yun. Kasi baliit pa ako nun eh. Pero natatandaan ko yun. Biruin mo, mag-Wednesday prayer meeting, alam mo yung maririnig mo dito? Kung nandito kayo ng mga panahon yun ha, ang naririnig ko dito, kasi ako nasa baba ako, naglalaro. Bata pa ako eh. Ang maririnig mo dito, iyak lang. Ang maririnig mo dito, kung di iyak, kaset lang na nagsasalita. Hindi si pastor yung nagsasalita, yung kaset yung nagsasalita, wala na yun ngayon dito eh. Pero yun yung nagsasalita. Bakit hindi kayo magsalita ng pastor? Bakit? Ang bigat nung dinadala. Kaya anong ginagawa? Nakikinig na lang. Ano yung mga sinasabi ng mga matatandang pastor? Ano yung mga turo nila? Para ano? Manatiling matibay. Kahit mahirap. Oh, ganun kabigat yung problema dinanas ng simbahan. Oh, pero tingnan mo ngayon.
Dati nangawalan yung membro, tingnan nyo yung katabi nyo. Tumingin ho kayo sa katabi nyo. Tingin ho kayo, sinabi ko na tumingin, ay, sa akin pa rin kayo tumitingin. Tingin ho kayo sa katabi nyo, ngitian nyo. Oh, ngumiti ba? Pag ngumiti yan, close kayo. Pero pag hindi yan ngumiti, nagugutom lang siguro yan. Ano? Bakit? Kasi minold na ng Panginoon eh. Pinatibay na yung pagsasamahan. Ano? Ay, yan ho yung masarap sa paglilingkod. Bakit may karamay ka? Ba, sino ba gusto sa atin na mag-isang naglilingkod? Ang hirap po rin ng maglingkod ka mag-isa. Oh, nung mga panahon yon, alam nyo, nagsisimba kami. Alam nyo kung sino yung nandito sa loob na simbahan. Ayon sa alaala ko ha, kasi maliit pa ako nun. Ah, nandito lang sa loob na simbahan, pamilya nila Ateren. Pamilya nila Uncle To. Pamilya namin. At saka yung iilan sa mga matatanda dito. Imagine nyo yun. Naalala nyo yung mga upuan nating mahaba? Pag service, nakakahiga pa ako doon. Nakakatulog pa ako. Oh, bakit? Walang katao-tao, walang laman. Pero tingnan mo ngayon, konti na lang, puno na tayo. Ah, salamat sa Panginoon. Ano? Biyayaw ng Panginoon yan. Grasya ng Panginoon sa buhay natin. Oh, dati, yung simbahan nung to, naghihirap talaga yung simbahan na to noon. Basta kung nakita nyo lang at kung na-experience nyo lang nung panahon yun, talagang naghihirap. Tanungin nyo na lang yung mga nandito noon. Ano, kasi wala akong masyadong memory pagdating dyan. Ano, tanungin nyo yung mga nandito, nakaranas, naghihirap po yung simbahan dito noon. Pero tingnan mo ngayon, tumingin ulit kayo sa katabi nyo, mukha bang naghihirap yan? Ba? Siguro yung naghihirap lang sa atin ngayon, yung bulsa at yung pitaka. Ano? Yung bulsa mo at saka pitaka mo, walang laman. Ako, kahit kalkalin nyo yung bulsa ko, lahat ng bulsa ko, lahat ng pantalong ko, walang laman yon. Sa pitaka ko, dalawa pitaka ko, isa walang laman. Yung isa may laman. Oo. Mga resibo, mga ticket, yun yung laman. Yung laman lang ng pitaka, na sa pitaka tayo naghihirap. Pero tignan mo naman yung itsura ng katabi mo. Mukha ba naghihirap yan? Eh, ang lusog-lusog ng katawan. Tingnan nyo na lang ho yung katawan ko. Mukha ba ako naghihirap? Oh, sabi ng kuya ko nung nakaraang linggo, umuwi daw siya dito. Nakita niya yung kaming mga kapatid niya. Puro daw tinapay yung katawan. Tama naman, tinapay, mamon, puro taba. Oh. Di ba? Bakit? Yung Panginoon ho, tandaan nyo ito, bakit ikaw tayo? Ang Panginoon, hindi niya pinapabayaan yung mga taong naglilingkod ng matapat sa Kanya. Kaya kung kayo ho, aminado kayo at alam nyo sa sarili nyo na yung Panginoon, pinaglilingkuran nyo ng tama. Sinasabi ko sa inyo sa oras na to, lahat ng dinaranas mo ngayon, kahit kahirapan pa yan, masusolusyonan yan. Bakit? Hindi ho naghihirap yung mananampalataya. Bakit? Lahat nga tayo nag-a-aspire magmayaman eh. Lahat ho tayo dito nag-a-aspire magmayaman. Sino hindi nag-a-aspire magmayaman dito? Wala. Kasi lahat tayo gusto natin yung maman. Hindi natin alam kung paano. Pero ang Diyos magpapayaman sa'yo. Yan ho ang kabutihan, kagandahan ng paglilingkod. Ano? Ngayon ho, eto, God is truly a merciful God. Ano? It is only proper that we, that includes you and me, to render unto God. Why? Because God has heard our voice and our supplication. Because God has delivered our lives from danger. Because God preserved us. Kaya tama lang na mag-render ka sa Panginoon. Now, ang pinag-uusapan dito, how much do you understand yung kabaitan na pinakita sa iyo ng Panginoon?
Gaano mo naintindihan na yung Panginoon naging matapat sa buhay mo? Gaano mo naintindihan na yung Panginoon nagkaloob sa buhay mo? Gaano mo naintindihan yung Panginoon laging nandyan kasama mo? Pag naunawaan mo yan, sigurado yung paglilingkod na ginagawa mo may saysay. Pero hanggat hindi mo nauunawaan yan, at yung paglilingkod mo nananatiling parang simple lang na walang kabuluhan, na parang ikaw pupunta ka sa simbahan dahil kinasanayan mo lang, walang saysay yung paglilingkod mo. Bata, matanda, dapat maunawaan yan. Ano? Now, sabi ko sa ating topic ko, if you understand God's goodness in your life, God is good! All the time! Ah, sarap po maglingkod sa Panginoon pag ganyan. Ano? I will render unto God. Kaya may exclamation, sabi ko, exclamation mark, but, okay, mali yung nakita ko. I will render unto God. Exclamation mark. Bakit? Panginoon, magkakaloob ako sa'yo. Yan o yung ibig sabihin yan. Ano? I hope po nakuha ho ng bawat isa yung mensahe. Hindi lang sana iilan. Bakit po? Kasi lahat tayo nakakatamasa ng grasya ng Diyos. Lahat po tayo nakakatamasa ng biyaya ng Panginoon. Kaya marapat lamang ho na lahat tayo, walang exemption, lahat tayo dapat may ganyan. Na ano, Panginoon, magkakaloob ako sa'yo sa magagawa ko at sa kaya ko ng may tamang puso at tamang espiritu. Gagawin ko to. Hindi ho pinag-uusapan dito kung magaling ka ba sa ginagawa mo o hindi. Ang pinag-uusapan dito, kung yung puso mo nandyan sa ginagawa mo, kahit hindi ka ganun kagaling dyan, pagpapalain ka ng Panginoon. Ano? Sa oras ng ito, tayo ay manalangin. Ang manaming banal ang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong grasya, sa inyong biyaya sa amin. Lord, we know that you supplied all our needs, that you have delivered us, that you have preserved our souls, our lives, throughout all these years. Nawa, Panginoon, dalangin ho namin na sa mga darating na mga panahon, maibalik ho namin sa inyo yung kabutihan ho na inyong ipinagkaloob sa aming mga buhay. Kaya po ang manguna sa amin sa oras ng ito, kami ay nagpapasalamat sa inyong grasya at sa mensahe ho na aming napakinggan. Nawa, Panginoon, maging paalala at kagamit-gamit ho ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa oras ho ito, nakuha na ho tayo ng tithes and offering ho natin. Tapos na ho tayo sa mensahe, pero hindi pa ho tayo tapos sa service. Dahil sa oras ho ito, magtitake pa ho tayo ng ating honorary offering. Ano? Tandaan